Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalaad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, inyong matutunghayan at mapapakinggan ang mga mahalagang impormasyon na dapat ninyong mabatid at malaman. Ito ang Usapang Batas, tatalakay at hihimay sa mga usaping legal. Usapang Batas, magbibigay daan sa pagpapaliwanag ng mga karapatan ng bawat mamamayan. Usapang Batas, maglalahat ng mga isyong napapanahon na may kinalaman sa mga umiiral na batas. Usapang Batas, maglalatag at magpapaliwanag sa sistema ng hustisya at sa mga isinusulong na panukala sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Usapang Batas. At ngayon, narito na ang paghimay at pagtalakay ng ating mga panyero at panyera para sa kabatiran ng bawat uwan at uwanan sina Attorney Raul Creencia, Attorney Edwin Carillo, at Attorney Gladys Velasco ng CCP Law. Alright, isang maganda, masaya at relaxing na umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, kasama po dyan ang kabuuan ng West Philippine Sea. Ha? At sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan na nakikinig sa amang dako ng mundo. Alam niyo po, pinili natin ang araw na ito o ng linggo ng Hulyo upang maisa sa pagsasahimpapawid o unang episode ng ating usapang legal. Ako po si Raul Creencia, ang kahuntahan niyo tuwing linggo. At syempre, kasama po natin sa ating programa ang aking mga partner sa law office. Makakahuntahan din po natin ang regular sa ating online kwentuhan tuwing linggo ang aking mga talagang naka-blue na blue dahil kulay ng CCB Law. Sina Attorneys Ed and Gladys. Ed? Isang maganda at mapagpalayang umaga sa lahat ng ating manunood at tagapakinig dito sa Facebook at sa Broad Streamcast Communicators. Natutuwa ako at buo ang tropa para sa kauna-unahang pagsasahimpapawid ng usapang batas para makapagbahagi ng ilang impormasyon tungkol sa batas at tungkol sa mga buhay-buhay ng mga abogadong tulad natin. So magandang umaga. Vlad? Magandang araw ng linggo sa ating mga kasama na nakikinig at nanonood dito sa ating live stream broadcast. Good Sunday morning to my partners, ang aking mga panyero na nandito ngayon, na parehas, blue na blue. Ibig sabihin, yung peaceful, ano? Peaceful Sunday to everyone. Maraming salamat sa inyong lahat na nanonood sa amin at nakikinig, and hopefully sa mga susunod na linggo ay susundan ninyo ang aming programa upang makapag-usap tayo, makapagtalakay tayo ng mga usapang batas. Alam niyo po mga kaibigan, mga kababayan, sina Attorney Ed, Attorney Gladys, ang mga kasama ko sa CCB Law. Meron din po kaming mga kasamang ilang pang mga abogado sa aming tanggapan. At makikilala nyo rin po sila sa mga darating na linggo, hopefully, no? At isasama rin po natin sila sa ating programa. Bagabat marami ring gawain sa aming opisina, in fact, busy po ang ating CCB legal team.
sa pag-aasikasong sa mga sari-sari mga kliyente, naisipan po naming tatlo na maglaan ng ilang oras sa isang araw sa isang linggo. No? Araw ng linggo pa man din. No? Na magkaroon ng pagkakataong makapagsilbi sa marami pa nating mga kababayan. At paano natin gagawin ito? No? Sa pagtalakay at paghimay na mga isyong may kinalaman sa batas. Ayan. Kaya nga meron tayong programang Usapang Batas. Nagtugma-tugma po ang aming mga personal na advokasya, aming personal na filosofiya, aming personal na mga paniniwala na sa aming maliit na paraan sa pamamagitan ng makabuluhang programang tulad nito, makabuluhang talakayan, ay marami rin tayong mapapaliwanagan at matutulungan. Tama ka dyan, Partner Raul. Katunayan, isa sa ating mga tungkulin bilang abogado ay ang makapagpalaganap ng kaalamang batas at yung mga bagong jurisprudence. We are duty-bound under our Code of Professional Responsibility to assist in the dissemination of law and jurisprudence. So, itong programa natin ay talagang masasabi kong very timely and we become compliant immediately sa ating duty. Kasi nga, hindi naman abogado lang ang kailangan may alam ng batas, di ba? That's right. Yes, in fact, pag nagtutulungan ang mga abogado at ang mga laypersons, di ba, baka ma-prevent natin yung mga kaso. Kasi ang hirap nun, loaded na nga yung mga natin, mga korte natin, so kailangan matulungan natin ang ating mga kababayan na maiwasan ang mga problemang legal na kailangan pa nilang magsampa ng kaso sa mga hukuman. Oo. At mga kaibigan, buo po ang paniniwala namin na napakahalaga, tulad nga ng nasabi ng ating mga partners, na malaman na at maintindihan po natin lahat ang ating ang mga ilitintunin, mga batas na pinaiira, lalo na yung may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Diba, Ed? Actually, hindi po ito ang pinakaunang radio program na ating na naging host tayo, no? Nagkaroon na tayo ng pagkakataon noong early 2000 na mag-host din ng NBC Legal Hour, naalala ko po yun, na every Saturday, alas 2 ng hapon, di ba, Ed? Sa ibang himpilan naman yun. Sa ibang himpilan, oo. At siguro mga 2013-2014 yun, nagkaroon din tayo ng usapang GOCC, sa Visyong OGCC. Ito naman ay ating na-feature lahat ng mga government-owned and controlled corporations. Bawat episode, meron tayong GOCC na i-feature. No? Maganda rin yun kasi ang dami natin mga GOCC na talagang direkta ang impact sa ating mga kababayan. Tulad na lang ng SSS, tulad na lang ng GSIS. No? At bagamat wala na po tayo sa OGCC, sisikapin po natin na sa ating usapang batas, maimbita pa rin natin ang ating mga kaibigan sa mga ahensyang ito para maipaliwanag ang mga alituntuning may kinalaman sa mga GSIS members, pag-ibig members, PhilHealth members, di ba? Or SSS members for that matter. Tama, hindi nyo na itatanong, kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagbahagi ng ganyang uri ng paglalahad, no, sa nabanggit na programang pang-radyo ay dahil sa ang ating kasamang si Raul ay naglingkod bilang hepe ng tanggapan ng OGCC. So medyo may sa mahabang panahon na nilbihan siya bilang hepe noon at katuwang niya tayo para makapaglingkod dito sa tanggapang ito. So that's the reason why medyo nagkaroon tayo ng pagkakataon makapag-imbita at lalong maipaglingkod sa ating mga kababayan yung mga napakaraming impormasyon na kaugnay ng mga GOCC. Ayan. Dito naman sa programa natin siguro, i-expand natin yung ating usapan, di ba? Hindi lang GOCC, kundi nabanggit nga ng aking panyerong Raul kanina, na pati mga bagay na may impact sa buhay ng bawat isa, ng bawat Pilipino. So kung ano yung
yung mga batas o mga concerns tungkol sa mga batas, sa mga usapang batas, usapang legal, maaari nating talakayin dito. Siguro maganda rin kung yung mga nakikinig sa atin at mga nanonood sa atin ay magbigay din ng kanilang mga suggestion. Diba? Kung ano yung mga topic na sa tingin nila ay makakatulong para sa kanila, makakatulong sa araw-araw nilang pamumuhay. Tama ka dyan, Gladys. Sa usapang batas, medyo expanded ang ating scope ng pag-uusapan. Ano? Maghuhuntahan tayo, magkwekwentuhan tayo tungkol sa mga napakaraming issue na may kinalaman sa batas. Yung mga pinaiiral na batas, yung ipinatutupad na batas, yung inaabusong batas, yung mga kinaliligtaang batas, yung mga gustong isabatas, yung gustong amendahang batas, no? Yung mga nakakalitong batas, at kung ano-ano pang klaseng batas. No? Kaya't kung meron kayong gustong maliwanagan tungkol sa pinaiiral na batas, o meron kayong reklamo sa pagpapatupad nito, o katanungan tungkol sa pagpapatupad nito, you can make that suggestion kung gusto niyo pag-usapan natin yan, natalakayin natin yan dito sa ating programa. Pero hindi tayo Dear Ate Helen, ha? Nalaman tuloy yung henerasyon natin, no? Hindi ganun yung format. Yes, hindi po ibig sabihin na on the spot magbibigay ng sagot or paliwanag. A topic na inyong maisasuggest would be i-develop po natin yon para mapag-usapan sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na episode. Diba? Siguro parang legal memorandum pero live. Live stream. Kaya kagaya ng nabanggit ko, lahat na kasama dyan, pati yung mga isusulong na batas ng ating dalawang kapulungan ng Kongreso. No? Pag sinabi mo kasing batas, hindi lang yung kung ano na nandyan, kundi kung na ang pagpapatupad. No? And talking about enforcement and implementation, syempre, pinag-uusapan natin, tinutukoy natin ang ehekutibo, no? The executive branch of government, headed by our president. At syempre kasama din diyan yung mga pinunumbayan, no, yung ating mga heads or chief executive ng ating mga local government units, no, or yung ating mga heads ng mga kagawaran, mga ahensya ng pamahalaan. So when we talk about enforcement implementation, sila po yan. Kaya mag-iimbita rin po tayo ng mga kaibigan natin na nasa executive branch, yung mga nasa panggapan, nasa mga ahensya, upang magbigay linaw at maipaliwanag sa atin kung ano ang paano nila ang mga batas na may kinalaman sa kanilang ahensya na may impact sa ating buhay. No? Siyempre, pag sinag-usapan naman natin, di ba, yung pagpasa ng batas, Kongreso naman yan. Oo, kaya meron tayong kailangan inputs, meron din tayo sigurong iimbitahan na mga panauhin na makapaglilinaw kung ano ang mga nagiging balakid para mapabilis ang pagsasabatas ng isang panukala. So, may pagkakataon na siguro mag-imbita tayo ng mga panauhin na magmumula doon mismo sa mga nakakaalam, no? Nakakaalam ng pagpapatakbo ng pagsasabatas ng isang panukala. Siguro isang senador, isang congressman, sapagkat sila ang mga punong abala pagdating sa larangan niya. O mga consultant ng mga ito, o di kaya ay mga interest groups na may mga isinusulong na batas, no? O di kaya yung mga grupo na may kuna o komento tungkol sa any pending bill, no? Tulad ngayon, isa sa mga pinag-uusapan ang amendment ng Philippine Service Act, no? The 1930s Philippine Service Act. Marami ang nagko-komento dyan at marahil ay pwede tayong mag-imbita ng mga professional or business organization,
groups, non-government organizations na may puna o may suggestion kung paano pa mapaganda at mapainam ang isinusulong na batas. Siyempre, siguro pag ano, sorry. Go ahead. Yun, live kasi tayo, walang script eh, kaya kung ano yung pumasok sa isip. Pero ganyan kaming partners, ha? Ganyan kaming partners pag nagkukwentuhan. Anyway, ladies first, no? Of course. I was about to say, thank you. As I was saying kanina, bilang suporta dun sa statement ng aking partner na si Attorney Raul, pag-uusapan dito sa atin ang iba't ibang klaseng usapang batas. At the same time, hopefully, no, maging forum din tayo para makahingi tayo ng mga suggestion, ng mga reaksyon, ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Diba? Meron namang pwede namang magpadala ng message habang nag-uusap-usap tayo. So, ito ay pwedeng gawing pagkakataon upang ang mga panauhin natin na nasa gobyerno o nasa kongreso, kung saan man, ay makikinig din at malalaman nila kung ano ang nasa isip at puso ng mga ordinaryong mamamayan. Tama yun. And ang programa natin ay magsisilbing tulay upang maitawid natin ang ating mga concerns, suggestions, no? Tungkol sa naipasang batas. Kasi alam naman po natin na pwedeng amyendahan ang batas kapag nakita natin na may kahirapan o may inconvenience o may illogical na effect ang naipasang batas, no? Pwedeng amyendahan yan ng ating kongreso para mas maging mainam at para mas maging maganda ang implementasyon at ang epekto sa taong bayan, no? At pagdating naman sa interpretasyon, syempre nandiyan lang dito ang judiciary, ang judikatura. Kaya baka pwede tayong mag-imbita rin, no, ng mga mahistrado, hindi para pag-usapan ang mga dinidinig lang kaso, kundi para lang magkaroon ng perspektibo from the judicial branch, ng judiciary, no? Meron din siguro pagkakataon sapagkat nailahad mo na ang palatuntunan natin ay magkakaroon ng pagkakataon na magpahayag ng mga usapin na pagpapatakbo o pagpapairal ng batas. Nasabi mo rin na siyempre meron din mga pagkakataon na ang tatalakayin natin ay ang mga panukalang nakabinbin sa ating kongreso, so panukalang batas. At sa pagsasabatas ng mga naturang panukala. So, kumpletuhin lang natin na magkakaroon din ng pagkakataon na siguro mag-iimbita tayo ng mga abogado na ang gagawin naman ay tingnan kung paano kung paano hinatulan ng ating hudikatura ang kini-question na batas. Di ba? Mm-hmm. So, pwede ba 'yon ang ating mga batas ay pinapayagan, binibigyang laya naman ang mga abogadong katulad natin na, well, magpahayag tungkol sa desisyon ng ating mga hukuman. Hindi naman ibig sabihin na kapag yan ay naibigay na ng ating hukuman, tapos na yan, tatanggapin na lang yan. May pagkakataon na maari natin yang bigyan ng puna, pwede pa nating tuligsain, ano? Pero, ayon din sa mga desisyon ng ating Korte Suprema, kinakailangan ito ay within the bounds of propriety and decency. So yan ang mga gagawin natin dito sa ating palatuntunan. So medyo kagaya ng nabanggit ni kasama Raul, medyo malawak itong ating programa at kumbaga hindi tayo mauubusan ng pag-uusapan. Oo nga, tama yan. Pero siguro iniisip nila, usapang batas on a Sunday morning. Hindi ba Sunday is supposed to be a rest day and easy and light? Diba? Kaya nga, naalala ko tuloy yung kanta ni Lionel Richie eh. Ha? Halata na naman kung anong henerasyon tayo.
Oh, pero high school ako niyan, ha. Pero okay, easy like Sunday morning. Oh, easy. Easy. Kaya ang pinagagaan natin. Huwag kayong mag-alala. It will be light and easy, pero malaman. Yeah. Ha? Kaya habang kayo ay nagdidilig, mga plantito-plantita dyan, habang on a Sunday morning, kayo nagdidilig ng inyong mga halaman, eh, meron kayong napupulot na konting kaalaman tungkol sa batas, no? And a reinforcement of what you already know, no? A reinforcement of what you already know. Kaya yun po ang by the way partners, may bumabati lang ng good morning si Boots Banyes Antonio. Sis, magandang umaga sa iyo. And si Boots meron ding topic suggestion. Laws on real estate, especially 9646, due to rampant unlicensed practitioners. Oo. Alam mo, maganda talaga ito. In fact, in an organization, in the Guild of Real Estate Professionals, Entrepreneurs and Professionals, Greenpro, I sit in the board there. In one topic, pinag-usapan din namin ito. No? Pinag-usapan din namin ito. Okay, we will try our best, Boots, to invite somebody from the PRC to check on how and para mapag-usapan natin kung paano ba nila napupulis at nare-regulate ang pagbibigay ng lisensya sa ating mga real estate professionals, no? Okay, maraming salamat. Samuel Gabot, good morning. Miles, Danny, oy, Tadigs, Ed, nakikinig. Manonood. Ay, magandang umaga po. And si Cho, nag-comment din. Good morning. Oh, sabi pa ni Ka Danny Lacson, good morning mga ka-MA, join me, watch this regularly, relax lang on a Sunday morning. Ba, talaga naman tong si, ayan o, oh, si Danny. Oo, oh, si Danny. Oh. Magandang umaga sa iyo, Brad Danny, and have a restful Sunday. Oo, oh, this is how CCB rests eh. Ito ang relax. Kulang pa yung trabaho, ah. I mean, sobra-sobra na ang trabaho. Nag-gradyo pa tayo. Okay, easy like Sunday morning daw, eh. Pwedeng bumati sa mga nanonood sa atin sa Bicol, yung mga kamag-anak ng asawa ko, mga Velasco, na sure, nanonood sa Lagunoy. Go ahead. Si Jojo, Betcha, and kids, Jaja, and Jomjom, salamat sa suporta. Hi, welcome po, at thank you for listening in and watching our program. And congratulations sa inyo, sa angkan ng Velasco, dahil Attorney Ed. Oh, we have a new general. Kaya congratulations sa akin pa ding Robert sa kanyang well-deserved appointment as Brigadier General. Maraming salamat daw. Oh, congratulations din daw galing kay Daddy Farinas. Ed. Oy, Daddy, magandang umaga sa iyo. Good morning. All the way sa Nueva Vizcaya. Solano si Daddy, di ba? Solano, yes. Nuevo Vizcaya. Oh, alam mo, si Daddy, kaklase namin yan sa UST, political science, no? Huwag na natin sabihin yung batch kasi baka lalong madaling. Pero I remember, he got into a freak accident na fracture yung kanyang leg, no? Alright. Pinisita natin yan sa orthopedic. At tuwing maingay ang klase, sisigaw yan, wag maingay, merong pilay. So that is how he made light of his situation. Wag daw maingay mga kaklase niya dahil may pilay. Alright, Maldo, good morning. Good job mga boss kong guwapo, Attorney Edwin, Attorney Creencia.
Maldo, magandang umaga at kumusta ka? Alam mo, ang CCVLO kasi, mga kaibigan, mga kababayan, Ed and I founded that in 1996, kaya 25 years na ngayong taon ang aming tanggapan. Ang mga ito ay nakasalamuha at nakatrabaho namin. Kaya ngayon ay bumabati. Uy, Double Brad Alvin Alday, magandang umaga. Congratulations, mga idol. Salamat. Ay, Brad Alvin, magandang umaga sa iyo at sa iyong pamilya dyan sa Batangas. Oo. Stay healthy, Brad. Huh? Stay healthy and stay well. Oo, ayan. Mukhang malayo ang nararating natin, ah. Okay, kaya... Oh. This is what's amazing about this technology. Ano? Kasi, Ed, nung nagsimula tayo sa NBC Legal Hour, talagang radyo. Oo, oh, kailangan pumunta ka doon, no? Gigising ka na maaga, at babiyahe ka, at magra-radyo ka, pupunta ka sa booth nila mismo para doon eh, makapagbahagi. Pero ngayon, dahil sa teknolohiyang available sa atin, at siguro eh, isa sa mga dapat nating ipagpasalamat sa mga nagaganap na pandemya, eh, ito nga napabilis ang paglago ng ating mga teknolohiya regarding this. No? So, very well, very well. And itong digital platform is really amazing. Tingnan nyo naman ang linaw ng ating... hopefully, malinaw, both sa audio at saka sa video image, ano? Sa inyo lahat dyan, saan dako man kayo ng mundo nandoon, o nakikinig, nanonood. Kaya't it's a blessing to still be alive at this time and age, no? Na nakikinig. Oh, yeah. Analog generation. Diba? Tayo yung nakakaintindi pa ang relasyon ng cassette tape at lapis o ballpen. Tayo ang nakakaintindi pa maggumamit ng rotary phone. Pero yung mga anak natin, talagang alien sa kanila yung mga nung unang panahon, pag radyo, naririnig lang, hindi nakikita. Pag TV naman, kung minsan, hindi ka pa rin makita dahil malabo ang signal. Oh, 'di ba? Mga kapanahunan ng bago pa kay Lionel Richie 'yon. Black and white. O ngayon, kitang-kita yung tingkad ng color blue. Oo nga. Oh. So we've gone already a long way, 'di ba? Nakita natin yung transition, ano, tayo. Yes, mula sa black and white TV hanggang ganito. Tayong mga boomers, no? Yeah. From boomers to TikTokers. Di ba? Bakit? Nagti-TikTok pa rin naman kayo, ah. meron akong napanood na isang TikTok na he's a lawyer and his short TikTok messages or posts, rather, ay tungkol sa batas, no? Question and answer. Ang sinasabi ni Attorney Ed kanina, binibigyan din ni Attorney Ed, na isa yon actually sa responsibility or duty ng abogado na mapalagana at alaman kung ang batas. Dahil hindi po kasi rason na hindi natin alam ang batas, kaya ito'y ating na hindi na sunod. Oo. Isipin natin ang batas ay buhay, di ba? The law is alive. Kaya nagbabago, may nadadagdag, may nababawas, may nababago, may naaayos. Kung minsan, meron ding hindi gumaganda. Pero kailangan malaman pa rin natin at mapag-usapan. Katunayan, tanging ang batas lamang ang nandyan sa buhay mo, magmula ng ikay ipanganak hanggang sa ikaw ay iburol or imamatay. No? So, nandyan ang batas sa kalahatan ng iyong buhay. Ang tawag niyan, ano yun, KBL, Kasal Bunyag Lubong, sa Waray. Kasal Bunyag Lubong.
Wala ka namang ini-endorse ng partido, ha? Ah, wala, wala, wala. Non-partisan tayo. Siyempre, nung itong nakaraang sa kalahating taon, ano, meron na nasanay din tayo ng nagtatrabaho, at least 50-50, no? Work from home tayo. At makita rin natin ang epekto, no? Ng pwede pala, pwede rin pala, no? Yung limited ang interaction sa opisina at limited yung ating commute papuntang opisina. In fact, talking about that, yung ating nakikinig na si Attorney Danny Lacson commented na sana magkaroon na ng work from home law para lumuwag na ang traffic, no? Oo, isa yan sa medyo pahirap eh. Talagang hindi may iwasan sa dami ng sasakyan sa kasalukuyan, talagang matindi ang traffic, no? At ito nga ang dapat nating ipagpasalamat dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho na sa ating mga tahanan. Medyo mahirap lang, napakahirap dahil sometimes yung kliyente walang time, hindi walang sense of time, no? So minsan magpapadala ng email 10 oras ng gabi, 'di ba? Hindi man may iwasan sapagkat alam siguro hindi naman sila siguro umaasa na sasagot, pero yung iba umaasa kasi, kaya medyo mahirap, pero sa isang banda malaki na rin ang tulong sapagkat nakatipid tayo sa gasolina at sa siguro sa enerhiya na paghahanda, paglabas, 'di ba? So merong pros and cons talaga sa bawat bagay sa mundo, no? Eh merong ipagpapasalamat mo at medyo meron ka rin hindi masasabing maganda. Pero at least sana ang hindi man batas, no? Talaga, at least a set of guidelines that will just guide the employers, no? Kung paano ipatupad yung talagang work from home. Ano ang kasi nga nawawala na ang boundary. 6 o'clock na patawagan pa bagay kahit naman work from the office, eh, ganun naman talaga. But a set of guidelines will probably help para may formalize ang pagpapatupad ng work from home. Magandang pag-usapan din yan sa ating mga susunod na episodes. Kagaya nung nabanggit mo, Partner Ed, meron din kasing mga kliyente na hindi pa sanay ng online meeting. Like last week, meron pa na ikwento sa inyo. Last week, meron akong ka-online, ka-Zoom meeting na bagong tumululog, no? Bagong kliyente. 20 minutes lang, hindi na sila, medyo may edad na. No? Na-set namin ang Wednesday next week. Sa Wednesday morning sa office nalang kami magkikita-kita para mapag-usapan nila yung kanilang gustong idlog na problema. Usually, yung may ganyang issue, yung mga senior citizens eh. Nahihirapan sila. Oh, 'di ba yung isang client din natin talagang hindi na kontento. Kailangan pumunta sa office para mag-usap. Oh, kasi hindi daw tayo marinig. Well, may challenges kasi ang technology din eh. 'Yun ang isang problema. Oo. And hopefully yung mga technology providers natin, they will step up, 'di ba? We expect them to step up to the demands of their clientele. So siguro at naman gaganda na ang serbisyo. At kahit naman siguro may alituntunin na may batas na tungkol sa work from home, hindi ibig sabihin na in all situations, in all occasions, work from home talaga. Logic dictates na bawat work environment, bawat employer will have to have some latitude, no? on to implement a work combination, no? A combination of work from home at kung kailan pa pwedeng ipatawag, papasukin at gamitin ang facilities ng office. Meron din bumabate. Carla, good morning! Ba?
Hi, Carls. Hello, oh, Carla. Regards. Yung better half mo, eh, sabihan mo na magiging suki namin siya. Election matters, ha? Malapit na. Malapit na. Malaki ang paghahanda na nagaganap sa kasalukuyan, no? Hindi lamang sa larangan ng pagpapairal ng batas eleksyon, ano? Kung hindi, gayon din yung mga stakeholders, kagaya ng mga political parties, no? Siguro, sigurado naghahanda na sila. Yung mga reforma sa election, very active dyan si na Carla at si Louie. Yes. That's right. Louie, alam niyo mga kaibigan, kapag naimbitahan nating guest itong si Commissioner Louie, you will be inspired on yung journey niya sa COMELEC. But yan na muna ang aking patikim. No? Form-oriented at sayang nga, natapos na ang kanyang term, no? sa COMELEC. Mm-hmm. Alright. Okay. Ngayon naman, anong pag-uusapan natin sa araw na ito? Nabanggit kanina ni Attorney Ed, no? Na hindi lamang batas, hindi lamang yung mga alituntunin, hindi lamang tayo mag-uusap o tatalakay sa mga sinusulong na batas o ipinapatupad ng mga batas, kundi yung buhay abogado rin. Ano ang role ng mga lawyers at kayong mga kumukuha ng abogado, ano bang dapat ng respect from your lawyer? At marahil ngayong umagang ito ay pag-usapan natin not from the perspective of our guests but from the perspective of Attorney Carillo mismo, Attorney Gladys mismo. Ano ba ang naging journey natin so far as a lawyer? Kasi alam niyo po, mga kaibigan, mga kababayan, ang isang common denominator, ang isang pareho naming experience namin ng tatlo ay hindi lamang kami private practitioners, but at one point, nabanggit na rin ni Attorney Ed kanina ito, no? At one point in our life, in our professional lives, eh, nagsilbi kami sa pamahalaan, both in the executive branch and in the legislative branch. Kaya, ano ba ang nagiging papel ng lawyer sa mga tanggapang ito or in this position, no? Kasi, hindi lamang yung dumulog sa husgado at makipag-debate sa husgado ang papel ng isang abogado, no? Napapanood natin yan sa lahat ng telenovela, no? Pero hindi lang po yun ang papel ng isang abogado. At the practice of law, kung talagang titingnan natin ang definition niyan, napakalawak. Napakalawak ng ibig sabihin. Napakalawak ako, no? Kaya kagaya ng nasabi ko, hindi lamang pagkikipagtalo sa abogado ang trabaho ng abogado. Kaya Ed, yung first day mo ba sa nang maging abogado ka pagkikipagtalo sa abogado agad ang naging trabaho mo? Nako, hindi. Nang ako'y unang maging abogado at nalaman ko na ako'y sinertipikahan ng ating kataas-taasang hukuman para magkaroon ng pagkakataong mag-practice ng batas, no, or to engage in the practice of law, ako ay isa sa legal staff ni Senator Raul Rocco, ng nasirang Senator Raul Rocco, no. So nasa Makatwid ako ay bahagi ng legislatura at nung mga panahong iyon kami ay bumubusisi sa ilang mahalagang panukala na maaring isabatas ng Kongreso. So natatandaan ko yon nung pinagbigay alam sa akin na ako ay pumasa sa bar, ako ay kasama, no? Kasama ng mabunying senador sa Kongreso, sa Senado. Yan. So ang trabaho ko hindi kauna-unahan yung humarap sa husgado, eh. Ang kauna-unahang trabaho ko ay yung tumulong bilang isang kawani ng gobyerno at yun na nga
na nasa legislatura. So lawmaking ang aking trabaho. Oo, yung pagsusulat, pagbabalangkas ng batas sa nandun na ang papel ng abogado, doon pa lang ano, pumapasok na ang kahalagahan ng knowledge and legal inputs. Ano? Oo, at yun ang naging una kong trabaho. Kaya wala sigurong kongresista o senador na walang abogado sa staff niya. No? Oo, kailangan na merong katuwang na abogado, lalo na sa pagsasabatas, no, ng mga mahalagang panukala. Kasi meron siyang technical knowledge, meron siyang technical know-how na makatutulong para maayos ang batas. Kasi let's face it, may mga technical nuances ang ating batas. So malaki ang bahagi, malaki ang tulong na naibibigay ng kaalamang batas ng isang manananggol sa kanyang tinutulungang mambabatas, maging ito man ay kongresista or ito man ay senador. Ayan. Na ikikwento mo, Ed, yung naging papel mo as a government lawyer, no? Specifically as a staff ng isang senador. Alam naman po natin, alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, a lawyer can either go into private practice or become a government lawyer. No? And as a government lawyer, ano ba ang ine-expect sa atin? No? Ano ba ine-expect sa atin? Hindi naman malayo o hindi magkaiba ang mga ekspektasyon sa isang government lawyer, sa isang manananggol na nasa gobyerno. Katunayan, sa CPR natin, sinasabi, ang lahat ng mga alituntunin na pang-abogadong pribado ay nag-a-apply sa mga abogadong nasa gobyerno. So, dahil dito, mas pangasiguro ang inaasahan sapagkat ang mga abogadong gobyerno, ang interest ng publiko ang kanyang unang tinitingnan. Bago pa ang interest siguro ng kumuha sa kanyang mambabatas, hindi ba? So, nung pang panahong yun, mas masigasig kami, mas masipag kami, mas masikhay. Kasi yun din ang alituntunin na sinasabi sa ating legal ethics, hindi ba? Ang sinasabi dyan, a lawyer must serve his client with competence and diligence. So, mas ang inasahan sa amin, lalo pat itong si dating Senador Raul Roco, ay isa rin abogado. So, alam niya. Alam niya. At sa paggawa ng mga batas at alituntunin, Ed, di ba kailangan iisipin mo rin yung practical side? Kasi merong ibang batas na napakaganda, pero pagdating naman sa implementasyon ay napakahirap. Kaya challenge din sa mga gumagawa ng batas, lalo yung mga technical consultants ng mga kongresista at senador natin, na isipin kung paano nilang ipatutupad ang ginagawa nilang batas. Oh, isa siguro mag tamang mindset, at ito naman marahil ang mindset ng mga abogadong tumutulong sa ating mga mambabatas, no? Na tanggapin na hindi natin alam lahat. Kaya nga nagkakaroon ng mga public hearing, no, pagdinig, at ipinatatawag ang mga stakeholders, no, ang mga maapektuhan ng batas upang malaman ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga ibigay din ang kanilang mga suggestion kung paano mas maging epektibo, mas maging maganda ang batas, no? Because yung situation on the ground, dapat rooted on reality ang ating batas, no? Hindi yung saluting at hindi mo alam kung paano ma-implement later on. Mm-hmm. Alright? Kaya maraming pagdinig ang nangyayari, di ba, Ed? Sa Senado. Oo. Alam mo, minsan sa isang napakahalagang batas, hindi lang isang public hearing ang nagaganap.
kundi serye ng mga public hearing. Oo, that's true. And mga kaibigan, hindi niyo na itatanong si Attorney Velasco, partner Jaris is also once upon a time in the House of Representatives. Anong naging trabaho natin doon, Gladys? Chief of Staff ako ng Senior Deputy Speaker, si Congressman Raul Daza, na aking idol, at palagay ko idol nating tatlo, no? tumutulong ako sa kanya sa, well, the same work that that Ed has been has done for the late Senator Rocco, tumutulong sa pagbalangkas ng mga batas, sa pag prepare ng, alam mo, yung mga budget. Pag kailangan tingnan kasi yung budget every year, and nakatulong din dito sa akin syempre ang pagiging CPA ko. Alam naman natin na isang napakahalagang trabaho ng House of Representatives ang paggawa ng Appropriations Act, di ba? It's done every year. So, dito makikita natin or ginagawa ng Kongreso yung pag-allocate ng pera ng gobyerno. Napakahalaga nito kasi ito ang lifeblood ng government Without the budget, nothing can happen, di ba? Hindi magagawa ang programa ng gobyerno, hindi maibibigay ang sapat na tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, walang maitatayong eskwelahan, etc., etc. Kaya, isang bagay yan na kailangang tutukan. So, hindi lang mga CPAs ang tumututok dyan, kundi pati mga abogado na staff ng mga kongresista natin. Oh, kasi ang budget yan ang gasolina ng ating pamahalaan, di ba? So, kung pamahalaan natin ay isang sasakyan para ito tumakbo, eh kailangan ng budget. Yeah. Yan ang isa sa pinaka binubusisi, no? Grabe ang mga talakayan nagaganap diyan, no? Hindi lamang diyan sa House, no? Maging doon sa Senado. Sa Senado. Kinakailangan maipasa kasi yan. Bago magtapos supposedly bago magtapos ang taon, nang ganun sa susunod na taon ay meron na kagad na available na budget. Yeah. Oo, kasi 'di ba ang budget sakop niyan mga recurring expenses, yung taong-taong ginagastos, pasweldo, 'di ba? Papel, ballpen, chalk. Yes, diba? Wala nang chalk. Ano na? Permanent marker. Hindi, ano pala, whiteboard marker. Whiteboard marker. Oo. Yan ang isang bagay na nawala na sa items. Hello? Nag-freeze si Raul, yung ating host. Anyway, so yun ang mga iba't ibang bagay na ginagawa natin bilang abogado ng kongresista o ng senador, no? At the same time, nakikinig din tayo sa mga hinaing ng mga constituents, di ba, Ed? Oh, yung principal mo. Medyo yun ang pagkakaiba natin sapagkat ikaw, Gladys, ikaw yung hepe ng opisina, di ba? Yung chief of staff, no? Yes. Hepe ng mga, kumbaga, sinasabi ko nga sa akin, hepe ng mga alipin. So, essentially, ang sinasabi nga natin na pagkaganyan, hindi lamang tinututukan yung academic requirement of preparing the law, di ba? Preparing the bills. Maging yung mga constituents sapagkat ang mga politiko ay, di ba, halal ng bayan. So, meron silang mga tinitingnan mga constituents. Sa paggawa kasi ng batas, oh, di ba yung mga interest groups, marami dyan eh. So maraming tao, maraming grupo yung naapektuhan ng bawat isang batas na binubuo, binabalangkas at pinapasa ng Kongreso. So lahat yan sila magsasabi kung ano yung epekto sa kanila and how they want the law to be crafted. So ngayon, nandun na sa congressman, sa senador at sa mga staff na katulad natin nung panahon natin kung paanong hihimayin lahat ng issues
na nakakaapekto sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang grupo. Medyo mahirap yan kasi hindi yan pinag-aaralan sa law school, di ba, Ed? Hindi siya cut and dried na may legal principles ka lang. But you also have to consider yung social realities, yung mga ganung bagay. O, equity, di ba? O, yun ang unique sa atin kasi mga abogado, akala nila batas lang, hindi ganun. Kasi ang batas, napakalawak, di ba? So we are expected to know everything, every aspect of the law. Halimbawa, kung batas tungkol sa pagmimina, dapat alam natin pati yung operations eh. Kasi paano nating ma-envision yung policy, di ba? Kung hindi natin alam how it's being done on the ground. So, yung mga ganong bagay. Importante. Ganon din naman sa mga pag nag-litigate ka, hindi ba? Oo. Kung ang kaso mo involving mga bakuna, kailangan mas maalam pa kaysa sa doktor tungkol sa bakuna. Hindi ba? Oh, parang gusto ko nang humingi ng advice sa'yo tungkol sa bakuna ngayon eh. baka mas substantial pa. ganun pero, talaga. Kailangan kasi you have to be a step ahead sapagkat yun ang inaasahan, hindi ba? Yun nga yung tinatawag nating degree of competence. Kinakailangan alam mo kung ano yung ginagawa mo para sa kliyente, para sa siguro doon sa nung nasa pamahalaan tayo, para sa pamahalaan, hindi ba? Pero ang ating kasama nawala sapagkat kung ano naganap, no? The audience will have to bear with us dahil yan ay live. Oo, ito yung sinasabi natin kanina na kailangan mag-step up talaga yung mga technology providers natin eh. Ito yung challenge ngayon. Ayan, ang pagbabalik ni Attorney Raul Creencia sa Usapang Batas. Kape muna, partners. Oo, sige. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Medyo may napindot ka ba? Papasuhan na ba natin yung internet provider mo? nagkaroon ng pagkukulang. Okay. So, user issue, hindi provider issue. Alright, sorry, when I got cut off, pinag-uusapan yung budget. Lumayo na kami dun eh. Tapos na kami sa budget. Na-implement na namin yung budget. Itinuloy namin ang aming usapan, tapos wala, di ba? But, ang napag-uusapan pa lang natin, partners, yung nagiging papel ng mga abogado in government and specifically sa Kongreso. Di ba? Nandun din tayo sa executive department. Mm-hmm. Oo, nagsilbi rin tayo sa executive department. Gladys, sige nga, i-share mo sa ating mga ano ang naging role natin in the executive branch of government at kung saan? Okay. Nagsilbi ako sa tatlong agencies ng executive branch, no? Nung ako ay hindi pa abogado, CPA pa lang ako, nagtrabaho ako sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. So, nag-aaral na ako ng law nung time na yon, before I took my leave of absence from school, no? And ang ginagawa ko naman doon, audit, compliance audit ng mga bangko. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung legal framework na kailangang masundan, di ba, sa compliance. Then, I went to the Department of National Defense. Na iba naman ang aking perspektibo doon kasi ang unang ginawa ko doon was accounting work. Accountant ako eh. And then, pinahawak ako ng budget preparation. Nasa controllership ako ng DND.
ito kanina pinag-uusapan natin, Ed, yung budget sa perspective ng Kongreso. Pero yung naging trabaho ko sa DND, kami naman yung gumagawa ng budget ng executive at humihingi kami ng pera sa Kongreso. Kaya naranasan ko kung how it's like to be on the other side of the fence, di ba? Yung i-justify mo kung bakit mo kailangan ng ganitong pera. And lahat ng items na nasa budget mo, kailangan backed up mo by legal basis din. Ano yung legal basis mo? Syempre, yung mandate ng ahensya. O, kasama ba yan sa mandate ng ahensya? Eh, kung DND ka, magpa-project ka ng tourism, eh, syempre, hindi pwede yon. So, kailangan i-justify mo. Batas pa rin ang pinag-uusapan dyan. Batas pa rin yung foundation, di ba? Oo, tapos, oo, then napasok ako sa procurement na aksidente lang yon. Nagkasakit yata yung boss ko. Ako yung pina-attend dun sa, ano, sa GPPB. Ay, hindi, wala pa yung GPPB nun. Merong technical working group, ang Department of Budget and Management, na interagency. So, DND was represented there. Binuo namin yung RA9184. Yung, ano pa lang siya, technical working group level pa lang, ipapasa pa lang yung draft bill sa Kongreso for deliberation. So, bata pa ako nun eh. Medyo kulang pa ako ng kaalaman. Pero ang dami kong tanong. So, yun. Napunta ako dun dahil nagkasakit yung boss ko. At kahit wala akong alam, pasok na rin ako. Siyempre, alam naman tayong mga, ano eh, yung mga mag-aabogado pa lang. Medyo mayayabang tayo, di ba? Kahit ano, okay lang, matapang. It's only when we become lawyers that we realize that we don't know a lot of things. Pero nung nasa law school tayo, kala natin, alam natin lahat, di ba? Anyway, so ginawa namin yon, nakatulong naman ako dun sa pagbuo ng law. But again, ito yung pinag-uusapan natin kanina. I just want to relate it to our discussion earlier na usapang batas pa rin ito. Ito yung pagbuo ng bill na isusumite sa Kongreso upang pag-usapan at maging batas. Pero yung perspective na yon from the executive branch na siyang mag-i-implement. Kasi hindi naman lahat ng batas ay dinadraft sa Kongreso eh. Merong mga batas na ginagawa ng mga implementing agencies at isinusumite ito sa Kongreso upang pag-usapan at maging batas. Diba? So ito yung ginawa natin dun sa RA9184. So napakahabang proseso, mahabang journey yon kasi iba't ibang agencies yung kausap, meron pa tayong mga resource persons from international funding institutions. So marami din akong natutunan doon. At since bata pa ako noon, kaya kong makipagdebate sa Kongreso. Merong mga... Hindi ba, ang since nasa central office ka ng DND, natural, kinakilangan ninyo na kumuha ng mga inputs. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano ang pangangailangan ng mga iba't ibang ahensya or units na nasa ilalim ng DND. Pero pag nag-submit kayo ng proposal, hindi ba, sa ano, yan ay kukunin mo sa kanila isa-isa. Yes, diba? Yes. Oo. Para ang ilalad natin sa budget, the Department of Budget and Management, eh yung kabuuan na pangangailangan ng Department of National Defense, di ba? Yes, yes, that is right, Ed, that is right. We went through that exercise. So yung binibigay natin na posisyon dun sa interagency committee is actually the position of the whole agency. Tapos, pagdating na naman doon sa technical working group, panibagong debate na naman yon. So lahat yon, yung mga huntahan na kung ano-ano, pati mga concerns. Eh kung minsan, iba ang concerns ng DepEd kasi sila gumagawa ng mga buildings, di ba? School buildings. Yun ang infrastructure nila. Yung DND naman, bibili ng mga weapon systems. Eh, ang laki naman ng pagkakaiba ng school building ng weapon systems, di ba? So you need to come up with provisions of the law that will accommodate the interests of everybody, of all the implementing agencies.
sa ganito, no, so yung karanasan ni Gladys, eh, nandun sa malaking katawaran, mm-hmm. di ba? Yeah. Eh, siguro, tanungin natin si Raul kasi ito, may karanasan naman sa isang maliit na ahensya na kabahagi ng isang malaking kagawaran. Sige nga, Raul, ikaw naman ang bahagi dito. Ang Office of the Government Corporate Council, ito ay isa sa tatlong law office ng pamahalaan. Of course, yung Office of the Solicitor General na abogado ng Republika. Nandiyan ang Public Defender's Office or PAW, yung ating PAW. No? And there is also a Office of the Government Corporate Council. Ito po ang law office ng ating mga GOCCs. Maliit na ahensya ito na attached to the Department of Justice. And I also remember, naalala ko rin na gumagawa rin kami ng budget para sa aming ahensya, sinusunod namin sa aming mother department o kagawaran, Department of Justice. No? Ang feeling ko lagi, kapag gumagawa na kami ng ganun, para kang bata na naghahanda ng iyong homework para makahingi ka ng baon mo sa nanay mo, di ba? Para ma-justify mo na pwedeng maisingit mo dyan yung pang-Friday gimmick mo. Di ba? Ganun yan eh. Maghihingi ka ng allowance. Maghihingi ka ng allowance sa magulang mo eh. As much as possible eh. Dapat wala kang makaligtaan kasi kung nakaligtaan mo yung meron ka palang dapat bilhin na isang libro. Halimbawa, may prescribed na libro yung inyong profesor, eh talagang kukunin mo yan sa allowance mo. O di kaya meron pa pala kayong contribution dahil, o ambagan, dahil ambag ka sa isang outing, halimbawa. Parang ito yung feeling ko na. But you have to take the agency's trust and direction and plans for the following year at i-input mo yan sa budget mo, no? At isasama mo yan sa budget mo. Doon pa lang sa DOJ level, ihihimayin na yan. And of course, pupunta ka sa DBM, yung mga meeting doon, Gladys, di ba? Doon, yeah. Parang makikipagtawaran ka na naman, i-explain mo na naman kung bakit ganun ang laman ng budget mo. Yun nga, para kang estudyanteng i-gina-justify sa nanay mo kung bakit ganun ang allowance na kailangan mo. You know? Buti nga. Oh, buti nga kayo, naabutan din nyo yung PowerPoint na eh. Kami noon sa DND, nung unang pumasok ako doon and I was helping prepare the budget, ginagawa pa namin yung acetate. Naalala nyo ba yun? Yung pinaslash na projector? Ay naku, pag nagkamali ka ng isang period doon at isang kama, uulitin mo lahat yun eh. Inuumaga kami, nagka-camp out kami doon sa opisina ilang araw, ilang gabi para matapos yun. Oo nga. Nagkatandaan ko yun kasi ginagamit ko rin. Ganun. Kaya nga mabuti na ito. Ito, we can do this. Kaya work in government is really serious work. It's hard work. It's sacrifice. Kaya saludo ako sa ating mga lingkod bayan na tapat na nagsisilbi. Yung talented people who offer their talent and use it and offer their services sa government. Yan, saludo talaga ako dyan. Ang mga nagsisilbi sa ating pamahalaan ng matapat, ng maayos. Pero isingit ko lang itong comment ko ni Commissioner Louie. Lawyers grooming. Alam niyo, importante ito, ha? Yeah. Napakahalaga nito dahil alam niyo minsan nung when I still go to court during the time when I was still active sa litigation. Pero yung stenographer o yung interpreter pa yata ang nagsabi, Atty., tingnan nyo yun. Napaka-lousy tingnan. Pati yung staff ng court, papansinin kayo if you don't present yourself properly. So, lawyers grooming. Isa yan sa mga dapat binabantayan din ng ating mga panyero at panyera.
Oy, kaugnay ng paksang niya, no? Merong isang desisyon ng ating Korte Suprema na may kaugnayan diyan. Kasi yung abogado doon humarap sa ating Korte Suprema, no? Ang suot niya ay casual jacket, crop jeans and loafers without socks. Ano ang sinabi ng Korte Suprema diyan? Yung abogado di umano na humarap sa husgado ng ganyan, jeopardize daw the cause of his client. Nilagay niya sa balag ng alanganin ang kausa ng kanyang kliyente. Na wala pa siyang sinasabing isang salita or he is not yet to utter a word, pero he recklessly courted disfavor sa court. Yun ang sinasabi ng ating Korte Suprema. So, dapat yung bearing. Ha? Dapat daw ba nagmedyas? Oh, isa yun, di ba? So, ang sinasabi ng ating Korte Suprema doon sa kasong yan, yung bearing ng abogado, yung demeanor ng abogado, yung kanyang gawi, yung kanyang pananamit, yung kanyang pagtayo pa lang sa husgado, okay, ay importante. At kapag kaganyan ang nangyari kagaya ng ating nabanggit, no? Ito daw di umano ay isang disservice sa kanyang kliyente at sa kanyang advokasya na kinakatawan sa husgado. So, ang galing, no? Damit lamang, pananamit, pagtayo sa husgado, pero inugnay ito ng ating Korte Suprema sa issue ng competence. Kasi, ang sabi ng ating Korte Suprema, abay, alam mo, kailangan mag-dress ka ng properly. At sinasabi ng ating Korte Suprema, by appearing in that manner, no, yung casual jacket lang, crop jeans and loafers, ay napatunayan mo na hindi ka naghanda. So there was absence of diligence. Hindi ba? So maganda nga, magandang topic yan na pag-usapan. So, maraming salamat, Commissioner Gia, sa iyong rekomendasyon. Siguro bibigyan natin ng panahon yan para mapag-usapan. Yeah. And talking about grooming, isang nga sa mga sinasabi ko sa MCLE lecture, isa sa mga topic na maliban sa PPP is oral advocacy. Yung appearing in court. Do you know that meron akong isang slide specifically for to remind lawyers to polish their shoes. Kasi napaka-importante talaga ng proper grooming. Napaka-importante talaga. At tandaan nyo, kapag ang abogado nyo, kasi yan ang kayong mga kliyente, ang abogado nyo ang takapagsalita, yan ang magbebenta ng inyong storya. Yan ang inyong storyteller sa court. Yun ang maglalahad ng narrative niyo sa husgado, tapos sa lousy tingnan. Diba? Eh, alam naman natin yung mga nag-aahente ng kung ano-ano, talagang palaging bihis na bihis sila. Eh, lalo na kung ang karapatan niyo ang inaahente nila. Diba? Kaya, thank you nga, Commissioner. Thank you, Commissioner. And i-reserve na namin yung isang Sunday niya. Pag-uusapan namin. Anong isa? I think he deserves to be addressed in several episodes. Oo, oh, dahil lang pwedeng pag-usapan with Commissioner Louie. Maraming impormasyon ang mahuhuhan natin, malilikom natin dito pag ang kapanayam natin ay si Commissioner Gia. Maiba lang tayo, no? Kasi binabanggit na natin yung mga gawain ng isang abogado sa pamahalaan. Siguro ipagdiinan ko lang yung nakalagay sa ating batas na ang lahat ng mga naninilbihang abogado sa pamahalaan ay kinakailangang sumunod sa ilang mahalagang pamantayan. Una na dito ay yung tinatawag na commitment to public service or public interest. Kailangan, pagpasok ka dyan, di ba, kailangan ibigay mo ang iyong kabuuan, oras, talento, di ba, at lahat-lahat pa. Ikalawa, professionalism. Diba? Hindi pwedeng pa-bunging-bunging. Professional ka eh. Kinuha ka. Kailangan ka ng pamahalaan.
So you have to be professional. All right? Isa na rin dito papasok yung sinabi ni Commissioner Louie na you have to act the part. You have to appear presentable at the very least, di ba? Ikatlong pamantayan, yung justness and sincerity. All right? Na dapat sincero kasi tao ang iyong makakalamuha sa iyong paninilbihan sa pamahalaan. At ang susunod, political neutrality. All right? Political neutrality, ibig sabihin, alam naman natin na ang mga abogado at mga naninilbihan sa pamahalaan ay hindi maaaring mag-engage sa partisan political activity, di ba? So dapat neutral ka. Ang maaari mo lamang gawin ayon sa ating mga desisyon ng hukuman, no, anong kataas-taas ng hukuman, pawang bumoto, di ba? Sa mga halalan. All right. Ikalima, yung responsiveness to public, di ba? Ibig sabihin niyan, kailangan alam mo ang pulso ng publiko. Di ba? Sapagkat nasa pamahalaan ka, kinakailangan matugunan ang mga pangangailangan publikong ating pinaglilingkuran. Ang susunod, nationalism and patriotism. Abi, dapat naman naninilbihan ka sa pamahalaan ng Pilipinas. Dapat, mahal mo ang Pilipinas. Hindi ba? Hindi yung naninilbihan ka sa Pilipinas, pero ang mahal mo ibang bansa. Hindi ba? At of course, ang isa sa mahalaga pang pamantayan ay yung commitment democracy. Sapagkat ang ating republika ay isang demokratikong institusyon. Ito ay demokratikong at republikang estado, so republican state. So dapat committed ka dyan sa mga prinsipyong ipinaglalaban ng ating demokrasya. At panghuli sa lahat, no? Bilang abogado ng pamahalaan, sinasabi dito na kinakailangan simple living. Hindi ba? Lahat yan ay nakasaad sa ethical standards of government employees. Republic Act 6713. Ayan. So, magandang reminder sa mga government employees and most especially government lawyers. Siguruhan ko lang yung sinabi mo, no? Actually, yung mga sinabi mong ethical standards, hindi lang yan mag-a-apply sa mga abogado, kundi sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Di ba? Of course. Dapat. Abogado man o hindi, dapat mahal natin ang bayan, mahal natin ang Pilipinas, may patriotism, pagsisilbihan natin ang interest ng nakararami. Oh. Oh, yan. Ano bakit mahalaga sa lawmaker na may abogado? Advantage ba ito sa bawat mambabatas dahil kailangan especially kapag nagsasagawa sila ng tinatawag na privilege speeches? Bakit hindi may parliamentary immunity naman itong mga mambabatas mula sa dalawang kolehiyo ng Kongreso? Boy, maganda yung tanong, maganda yung tanong ni Tony, no? Ang mga abogado kasi isa sa mga mahalagang ambag ng isang abogado sa pagsabatas ng ilang mga panukalang inihain ng ating mga mambabatas ay yung tinatawag nating preventive lawyering, no? Ito yung pagkakataon ng mga abogado na kung saan nahahighlight natin, na iaangat natin yung mga karapatan ng ating mga tinutulungang mambabatas. At the same time, we help them minimize the risk of legal trouble or tinatawag nating hindi natin sila pinababayaan na malagay sa balag ng alanganin sa kanilang paninilbihan bilang mambabatas. So, yan ang isang kahalagahan ng isang mambabatas na mayroong katuwang na abogado. So, advantage ba ito? Natural. Sa aking pananaw, ito ay isang mahalagang advantage ng mambabatas. Dahil kailan pa man, mas makabubuti ang makaiwas sa mga balag ng alanganin.
Hindi ba? So, yan ang lalo tigit no, sa mga tinatawag nilang privilege speeches. I remember, meron isang mambabatas, no? Babae, itago na lamang natin siya sa pangalang A. Hindi, pero meron isang mambabatas na nalagay sa balag ng alanganin. Diba? Nagsalita siya, tinuligsan niya ang ating Korte Suprema. Okay? Subalit, hindi ito pinalampas ng ating Korte Suprema. Alright? Nagkataon lamang na walang magawa ang ating Korte Suprema kung hindi ang i-dismiss ang kaso laban sa naturang mambabatas dahil she enjoys the immunity. Privilege immunity, no? Sa makatwid, kung hindi siya natulungan ng abogado dahil nadala siya sa bugso ng kanyang damdamin para magpahayag ng mga ilang statements laban sa ating Korte Suprema, naiwasan sana ito kung nandyan ang abogado. At saka, no, immune ka nga from prosecution sa mga sasabi sa Kongreso in plenary, no? Ngunit you're not immune from the shame and of saying the wrong things, di ba? Kaya napakahalaga yung paghahanda and makinig sa counsel ng abogado, ng staff, ng consultant. Oo. Kasi meron akong kakilalang kongresista. Itago na lang natin sa pangalang P. No? Sabi niya, he is just a lawyer, sabi niya. I am the lawmaker. Kaya nga, mali-mali ang kanyang mga pinagsasabi. Mali ang kanyang mga naging desisyon. Kaya, mambabatas din, your staff, yung mga consultants nyo, yung lawyers nyo, they are there for a reason. Alright? But you will ultimately make the final decision, pakinggan po natin ang kanilang counsel. Idagdag ko lang dyan, Raul, no? Oo, tama ka na sigurong pananagutan, meron kang immunity, no? Meron kang immunity bilang mambabatas sa lahat ng mga pahayag mo na ginawa sa Kongreso o sa mga komite sa ilalim nito. Subalit, okay? Wag nating kalilimutan na hindi ligtas ang iyong mga pananalita, ang lahat ng iyong binanggit sa komite, sa kongreso, via a privilege speech, sa iyong mga kasamahan. Sapagkat ang iyong mga kasamahan, kung nakita nila na hindi katanggap-tanggap ang iyong mga naging pahayag, datapot ikaw ay may immunity, ikaw ay pwedeng igisa ng iyong mga ng sarili mong mga kasamahan. Ito yung remember yan yung case ng Osmeña versus Pendatun. All right? Nagsalita siya, may immunity siya. Subalit hindi nakalampas ang kanyang mga pahayag sa pagsusulit ng kanyang mga kasamahan. In other words, yung sarili ng mga kasamahan sa Kongreso, tinimbang ang kanyang mga pahayag at napagwari ng mga kasamahan niya na ito ay malabis. At yun ang isa-isang bagay na ayaw ng maging anumang kapulungan. Maging ito may Senado o House of Representatives. Ayaw nila na may isang kasapi sila na magmamalabis. Diba? Yun din ang trabaho natin. Sa akin naman, sa tingin ko din, no, maliban dun sa mga konsiderasyon na sinabi nyo, any representative of the people owes it to his constituents to serve with dignity and competence, di ba? Yes. So, kailangan gawin niya yung homework niya. Eh, kung hindi naman siya competent na pag-isipan yung mga konseptong legal, then humingi siya ng payo sa mga taong nakakaalam. Mm-hmm. That's true. At saka, dagdagan ko lang yung sinabi ni Ed kanina. Kasi bagamat ikaw mismo, kongresista o senador, you enjoy immunity. Pero yun na nga, tama ang naging
tama ang naging aksyon ng Kongreso. Dahil you, whatever you say, you represent an institution. You represent one of the branches of government. At kung naging nagkaroon ng well, you get the boundaries of propriety sa mga sinasabi mo, no? You can be called out really by your colleague. No? Remember, you are representing not just your constituents, not just yourself, but an institution. Diba? Kaya, pero, naku, 1 hour 10 minutes to go tayo. Huh? Ito na pag-uusap. Yung sa private practice experiences natin, Gladys, Ed. Very quickly. The same level of responsibility, the same level of competence dapat ang ipinakikita at ating ay binibigay sa ating mga kliyente, di ba? That's also yes. Part of our responsibility and duty as lawyers. Yeah, that's correct. Isa yun sa mga alituntunin ng ating profession, no? Ang maglingkod maayos at maglingkod ng masinop sa interest ng ating mga kliyente. Yun. At, competence and diligence. At bagamat wala tayo sa judikatura and we are not actually tasked to interpret laws and make a ruling on various legal issues and queries. Tandaan din natin na whatever advocacy, whatever argument na ating pinipresenta sa husgado, yan, nakaka-impluensya yan sa ating hukuman, sa ating mga mahistrado in arriving at a correct decision. That is, I think, yung role din natin as lawyers, no? Na guide ang court to come up with a correct ruling. Yeah. Ang tingin ko ang pinaka-importanting ambag ng mga amanan ng Lord, no? Eh yung tinatawag nating advokasya na maaaring makatulong, maka-impluwensya, no, sa mga desisyon ng ating mga hukuman. Hindi lamang sa desisyon ng mga hukuman kundi sa mga tanggapan na kinakailangang kaharapin ng isang abogado hinggil sa or cognize sa kausa ng isang kliyente. Yan. Kaya in other words, mga kaibigan, mga kababayan, kung kayo ay kumukuha o nag-engage ng isang abogado, ito ang mga rightfully dapat yung expect from that lawyer, na magsisilbihan kayo ng buong galing competently at ipaglalaban ang kausa ninyo, no? Within the bounds of law and always mindful ng inyong, no? Siguro ano din, no, caution lang din sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nag-engage ng mga abogado, let's be cautious with ano lawyers na nagsasabi ng mga yung shortcut na hindi naaayon sa batas. Kasi isipin natin, no, ang mga abogado ay na nasa private practice are supposed to help or to work together with the government lawyers, di ba? Whether they are judges, whether they are administrators or whatever, to implement the law properly in the spirit in which it was written. So, huwag tayong bastang magtitiwala din kasi may mga kapatid tayo sa profesyon na kung ano-anong advice ang binibigay, na kung minsan salungat na dun sa batas, di ba? So, let's be wary of that kasi kailangan, kung gusto nating maging successful yung cause natin before any administrative body or before the courts, dapat ang representation natin ay gumagawa rin ng tama, ng naaayon sa batas. Otherwise,
wala ring mangyayari. Manalo tayo sa isang level, pagdating siguro sa appellate, baka matalo naman tayo. So, dapat ayusin lang, balansehin yung interest ng kliyente at yung sinasabi ng batas. Bottom line is yung proper administration of justice. Dapat yes. Umaambag tayo lahat ng ginagawa natin bilang abogado ay para ma-achieve yun. Yeah. Kaya sa mga kliyente, yun na nga, tama ang naging ang reminder, very, very timely reminder ni Attorney Gladys na huwag nyo naman push yung mga abogado nyo na gumawa ng mali. Kasi ang maling ginagawa ng abogado ay ang bunga nun ay mali rin gawa o gawain ng ating hukuman, ating mga magistrado. At siguro ako, may nadagdag ako dyan. Ano? Para naman sa mga kliyente, kung kaya'y may mga pangangailangan legal, at syempre, mangangailangan kayo ng serbisyo ng manananggol or isang abogado, huwag naman po nating minusin ang ating mga kasamang abogado. Diba? Sapagkat hindi po biro-biro ang maging abogado, lalo't higit sa mga panahong kagaya nitong may pandemya. Di ba? Kasi yung iba, di ba, nag-usap na, nagkaroon ng pagkakataon na i-fix yung kanilang retainer, hindi pa susundin o hindi pa tutupad sa mga pinag-usapan. Huwag naman po sana. Di ba? Sapagkat, kagaya ng sinabi ko, ang mga abogadong inyong i-retain, may mga obligasyon din. Meron silang mga tanggapan na pinatatakbo. Di ba? May mga bayarin sa staff, may bayarin sa tanggapan mismo. May pangangailangan sa kuryente, tubig, internet. Di ba? So, dapat yung mga kliyente, maunawaan din kung saan nanggagaling ang mga abogado. Ang mga abogado natin, lalo higit kung sila ay tunay sa kanilang mga sinumpaang mga sinumpaan, mga oaths nila, no? Yan ay maglilingkod ng tapat sa inyong mga kausa. So manalig lamang, di ba? I presume kasi always good faith, di ba? Because that's what the law provides, no? We presume good faith. So these lawyers will do what is best for your cause or causes. All right. Tulad ng sinabi ni Danny, oh, ang kaso ng client BP22 tapos babayad at ni rin. Talaga si Brad Danny. Tapos nag-bounce din. That's okay. Okay. Noon. Ang bilis ng oras. Oo nga. Ibig sabihin talagang kulang ang panahon sa napakaraming bagay na maaari nating talakayin. Kaya anyway partners, we have one and a half minutes more to go. Siguro each sa ating final message for our viewers, for our listeners dito sa ating pilot or maiden episode. Siguro, mauna si Gladys. Okay, thank you. Una sa lahat, no, magpapasalamat ako sa mga nakikinig at nanonood sa atin, yung mga kaibigan natin na bumati. Thank you for supporting us. And let's spread the word na meron tayong bagong programa sa Broadstreamcast Communicators dito sa page na to. Every Sunday from 8 o'clock to 9:30 in the morning. Easy discussion ng mga usapang batas. Alright. So ako naman, sumayin nyo na po ang unang edisyon ng pinakabagong programa panradyo, Usapang Batas. Samahan nyo po kami sa susunod na linggo para sa ganitong uri ng talakayan. Kasama ang aking mga piling panauhin para mapaglingkod sa inyo sa pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon na pupulutan ninyo ng aral. At dahil ito ngayon,
huwag po tayong makalimot tumawag sa ating Diyos na lumikha para magpasalamat. Hanggang sa huli, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Ed Carillo, pansamantalang nagpapaalam sa ngayon. Happy Sunday! Thank you, Gladys. Thank you, Ed. At sa mga nakipaghuntahan sa amin sa loob ng isang kalahating oras, maraming maraming salamat. At sa mga nagbigay ng comments at nagpahayag ng congratulatory messages at yung mga nagbigay rin ng mga katanungan, maraming salamat. We really want this to be as interactive as we can. And hopefully, sa mga susunod na episode, samahan niyo ulit kami dito sa ating Usapang Bakas every Sunday, 8 o'clock in the morning. Blessed Sunday po at maraming maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga mahalagang informasyon tungkol sa mag-usapin nila dito sa Usapang Bakas sa pamamagitan pa rin ng North Street Castle Communications. Hanggang sa muli, maraming salamat po.